dating kinatatakutan ng isang subdivision sa Davao City dahil sa sari-saring kwento ng umano'y nagpapakitang white lady at mga lumang bahay na pinamumugaran ng elemento. Silipin natin yan sa kwentong kababalaghan ni Claudette Loreto. Dito sa Davao City, nababalot din ng misteryo at kwentong kababalaghan ang Huna Subdivision. Isa na rito ang Champaca Street na hanggang sa ngayon ay napapalibutan ng malalaki at ilang taon nang nakatayo ng mga punong kahoy. Ayon sa mga usap-usapan, mayroong nagpapakita na babaeng nakaputi o white lady sa isa sa mga lumang bahay sa lugar na di umano nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Dagdag ng iilan, nagpapakita ang mga elemento sa lugar tuwing hating gabi. Yan ay magpakita dito sa kwarto. Sa kwarto sa mid-quarter, dako-dako, magandang area. Dahil magkuhan niya na may naman ito yung underground po dito sa sulod. Tapos dahil magkuhan dito. Ngit-ngit mo ko ng area. Okay. Kanang area hadra, wala pa man ako ng kuhan dira, kanang mga building dira sa una. Kahit sa gitna ng daan, mayroon din umanong nagpapakita at biglaang tumatakbo na nagdala ng takot sa mga residente kabilang na sa mga tricycle driver noon. Sa ibang urban legend, napabalita rin mayroong isang pamilya na minasaker. Ngunit napag-alaman na hindi ito totoo at lumipat lamang ng tirahan ng pamilya sa Luzon noong dekada 90. Sa ibang impormasyon, dumping area rin umano ng mga salvage victim noon ang lugar. Dahil sa mga nakakatakot na mga usap-usapan sa Huna Subdivision, ayon sa ilang residente, paborito rin puntahan noon ng mga gustong mag-ghost hunting ang lugar. Pag nai magpa nai maggusanting dito, kami mangpuy mo sulod dito sa sulod. Pagluwa ko yawan mo ko kana labi na ikaw ra isa. Normal lang ko. Eh kung yun nila kung madlok daw ka, madlokon mo kag samot. Ngunit kung ikukumpara noon, mas maaliwalas na ang lugar at marami na ring establishmento. Halos wala na rin ang mga bakas na dati itong kinakatakutan noon. Abiso ng simbahan, patatagin ang paniniwala upang di matakot at bastang magambala ng mga espiritu o elemento. At kung maaari, ipagdasal na makamtan ng mga kaluluwa ang panghabang buhay na kapayapaan. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto, para sa bayan.